Sa ibang balita, dalawang arestado sa magkahiwalay na operasyon matapos umano silang mahulihan ng ilegal na baril. Narito ang aking pagtutok. Sakay ng isang parang delivery van ang mga pulis para hindi makatunog ang suspect na naka-standby sa tabing kalsada. Pagtapat sa pwesto nito, naglundagan na ang mga pulis. Saka dinakip si Jerome Gulfan, wanted sa kasong illegal possession of firearms. Na-recover sa suspect ang isang kalibre 38 paltik. Sa kaibigan ko lang po, binabenta lang po siya sa akin yun eh. Under investigation din dito kung yung baril ay mga kinasangkutan pa ng other crimen na na-recover sa kanya. Sunod na nadakip si Rafi J. Landiles, wanted sa parehong kaso ng pag-iingat ng illegal na baril. Napulot ko lang po yun, sir. Pero napulot mo? Tapos, tinago ko po. Tinago mo? Yes, sir. Yun lang po yung mali. Ikinasa ang mga operasyon sa Tondo sa Maynila. Talaga raw tinututukan ng Manila Police ang mga loose firearm habang palapit ang barangay at SK elections. Alam naman natin na darating na ang sa August 29, 2023, magkakaroon na ng gun ban. Kaya ito ay support na din sa kampanya ng pamahalaan para sa katahimikan sa darating na eleksyon. Sabi mismo ng COMELEC, mayat maya na itong nakikipag-unglayan sa PNP at AFP para tukuyin ang mga areas of concern. Mas violente po pagka barangay SK. Mas violente po base sa record at history natin. Kasi po pagka barangay SK, magkakamag-anak, mas magkakaibigan, magkakapatid pa nga yung iba. Mas mataas po kasi yung passion, mas mataas yung init. Sa gitna niyan, nagpaalala ang komisyon na huwag pumatol sa mga patutsadakan sa social media at kumuha ng impormasyon sa mga legitimong news source. Always rely on the traditional media, dyaryo, radyo, television. At sana raw bigyang halaga rin ang palapit na eleksyon tulad ng sa midterm at national elections. Sana po ma-realize nyo, nagsisimula ang progreso at kapakanan ng bayan sa barangay. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangi, Lakatutok. 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.